Pagkatapos mabigo ni Vinny sa kauna-unahang pag-ibig niya kay Pearl, ay isinubsob ng binata ang sarili sa trabaho upang makalimutan ang babae. Lumipas ang 3 taon, wala siyang mahanap na katulad ng babaeng una niyang minahal. Isang katangiang hinahanap niya kay Pearl ay ang pagiging simple nito at may pagka-inosente. Alam niyang masaya na ang dating minamahal sa kanyang pinsang si Adonis, kaya masaya na rin siya para rito. Inakala niya noon na porke gwapo siya at mayaman, kaya niya nang makuha ang lahat ng babae na gugustuhin niya. Vinny, mahal kita! Naaalala niya pa ang pagmamakaawa ng isang babaeng naka one night stand niya. Pwes, hindi kita mahal! Singhal niya lang sa babae. Noon kasi, baliwala lang sa kanyang paglaro ng mga damdamin ng iba. Kaya ngayon niya napagtanto na karma na ang dumapo sa kanya na kung kailan nagmamahal na siya, saka pa hindi siya makuhang mahalin. Pero dahil mahal niya si Pearl at ayaw niya itong makitang nasasaktan, ay nagparaya siyang makasama nito ang totoong mahal ng dalaga, si Adonis, ang kanyang pinsan. Sinikap na lamang niya makalimutan ang babae at eto nga, 3 taon na ang mabilis na lumipas. Nakapag-move on na siya pero wala pa siyang balak magmahal ulit. Vinny, mabuti at bumating ka na anak. Umupo ka muna saglit. May pag-uusapan tayo. Ang nakangiti niyang ina ang nagsalita. Kadarating lamang noon ni Vinny galing sa opisina. Simula kasi nang manirahan si Adonis sa Davao, ay siya na ang pansamantalang namahala ng Intel Corp. Sandali siyang huminto sa paglalakad paakyat ng hagdan at pumihit pabalik sa sala. Walang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang totoo, gusto niyang magpahinga pero hindi naman siya bastos para basta nalang talikuran ng mga ito. May bisita kasi ang kanyang mga magulang, sina Mr. and Mrs. Idana, kasama ang anak nitong si Annika. Hindi man niya alam kung anong sadya ng mga ito, ay minabuting harapin na lang niya. Naupo siya sa tabi ng mga magulang, habang si Annika naman ay napapalunok dahil sa presensya ni Vinny na malapit sa kanya. Totoo ngang napakagwapo nito sa personal. Noon pa man, kilala niya na si Vinny Guencia na isang playboy. Walang sineseryosong babae maliban sa napabalitang minahal nito ang dating simpleng maid ng mga Guencia. At syempre, nagulat din siya sa sinabi ng mga magulang na si Vinny ang lalaking mapapangasawa niya. Isang taon na siyang pinagkasundo sa taong ito na maikasal, pero ngayon niya lang yun nalaman. Wala naman itong kapintasan sa itsura mula ulo hanggang paa dahil napakaganda nitong lalaki. Tindig pa lang, ulam na. Walang sino mang babae ang aayaw dito. At kahit siya na ngayon niya lang ito nakaharap ng personal, bagaman nakikita niya na ito sa social media dahil stalker siya nito, simula nung nakaramdam siya ng crush sa lalaki, ay lagi niya na itong sinusubaybayan at itinuring niya na itong soulmate. Pinangarap niya din itong maging boyfriend or higit pa. At eto na ang hinihintay niyang pagkakataon. Hindi niya na yun palalagpasin pa. Hi Vinny, I want you to meet my daughter, Annika. Pagpapakilala ng ama niya sa lalaki, sinulyapan siya ng nakakatunaw na tingin ni Vinny. Oh God, kinikilig ata siya sa sulyap pa lang nito. Paano na lang kaya kung halikan siya? Advance na bulong ng kanyang isip. Nice to meet you, Annika. Ang sabi naman ni Vinny sa babae na magtama ang kanilang mga mata. Inilahad niya ang palad at agad naman niyang binitawan matapos itong abutin. Bahagya niya rin itong nginitian. Para namang lumukso ang puso ni Annika sa ngiting yun ni Vinny. Namumula din ang pisngi niya. Iho, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa ha. Nagpunta kami dito para pag-usapan ng inyong kasal ni Annika. Ang sabi ni Mr. Idana, nakita ni Annika na umangat ang dalawang kilay ni Vinny bilang reaksyon sa pagkagulat nito at saglit siyang tinapunan ng naiiritang tingin. Suplado pala ito ng konti. Interesting. Bulong niya. Dad, Mom, I'm not ready yet to get married. I'm sorry. Magalang na saad ni Vinny na agad tumayo. Vin, go back to your seat. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Remember, you're old enough to get married. Ilang taon na lang lalagpas ka na sa kalendaryo, my goodness.
Ang ina ni Vinnie ang nagsalita. I don't care, Mom. Ako ang pipili ng babaeng dadalhin ko sa harap ng simbahan. Galit na si Vinnie. Nagkatinginan ng apat. Umupo ka, Vinnie. Huwag kang bastos. May warning ang boses ng ama nito. Kahit naman papaano, may respeto ang lalaki sa magulang, kaya napilitan itong umupo. Pero hindi nakaligtas kay Annika ang masamang tingin na pinupukol nito sa kanya. Pero ang dalaga, guwapong guwapo pa rin sa binata. Natural lang naman sa kanyang reaksyon itong magulat, dahil ganun din naman ang reaksyon niya. Pero nang mapag-alamang si Vinnie ang lalaking yon, ay wala siyang pagtutol na naramdaman dahil matagal niya nang pinapantasya ang lalaki. Maganda naman siya at sexy. Ano bang inaatin ito? Isa pa, mayaman din ang kanilang pamilya. Kumbaga, mas mayaman pa nga sila sa family nito. Kaya bagay silang dalawa ni Vinnie. Alam niyang matututunan din siya nitong magustuhan kapag naikasal na sila, dahil sisiguraduhin niya magiging mabuti siyang may bahay. Pabarag na pumasok sa kwarto si Vinnie matapos ang usapin about sa kasal nila ni Annika. Wala siyang nagawa kundi pumayag na lang. Hindi pala siya pumayag, kundi ni hindi nga niya nagawang tumanggi. Sa galit ay nasipan niya na lang ang gilid ng kanyang kama. Napapailing siyang hindi makapaniwala na sa haba ng panahong nilakbay at sa daming babaeng nagdaan sa buhay niya, babagsak siya sa isang babaeng di niya naman mahal. Pero sa bagay, bakit ba siya natatakot? Eh babae lang naman si Annika. Hindi niya hahayaang maikasal sila. Pwede niya itong kausapin na umurong sa kasal. Total naman, pareho nila hindi gusto ang isa't isa. Tinawagan niya ang babae, saka inayang magkita silang dalawa. Pasadong alas 7 ng gabi ay pumarada ang kotse niya sa isang classic restaurant. Nauna pa itong dumating sa kanya dahil nasa loob ng babae at walang kurap na nakatitig sa kanya simula pagpasok niya ng restaurant hanggang sa makaupo siya sa harapan nito. Nakasuot lamang ng simpleng floral dress ang babae na tinernohan ng doll shoes. Salamat sa pag-invite. Gusto kong umatras ka sa kasal. Hindi kita gusto. Formal na yung tugon na may madiin na tono sa huling tinuran. Nainsulto naman si Annika sa tahasang pag-amin ni Vinnie sa harapan niyang hindi siya nito gusto. Anong saya pa naman niya ng tawagan nitong mag-dinner. Pagkatapos, sasaktan lang pala siya nito. Hindi ako ang tipo ng anak na sumusuway sa magulang. Tipid niya lang na tugon na pati imbagang ang lalaki. Pwes, gagawin kong miserable ang buhay mo. Hindi mo ako kilala, Annika. Masamang tao ako. Pananakot ni Vinnie sa babae. Baka sakaling dahil dito, umatras ito sa kasal. Ah, talaga? Eh, ba't ganon? Di man lang tumayo ang balahibo ko sa'yo. Pagkuway sagot ni Annika at tumawag na ng waiter. Lalong nagngit-ngit si Vinnie. Masama na yung tiningnan ng kaharap. Nag-order agad ito ng pagkain nilang dalawa. Kumain kang mag-isa mo. Sinayang mo lang ang oras ko. Sabi niya sa babae, saka ito inis na iniwan. Nangingiti namang sinundan ng tingin ni Annika ang lalaki. Ang suplado. Pero in fairness, ang gwapo mo pa rin. Salamat ka lang talaga, mahal kita eh. Bulong na lang ni Annika, saka nagsimulang kumain habang iniisip na ikakasal siya sa lalaking mahal niya. Labagman sa kalooban ni Vinnie ay naging successful pa rin ang kasal nila ni Annika. At kung gaano naiinip ang lalaki sa seremonya ng kasal, ay siya namang sigla at saya na nakikita niya sa babaeng walang puknat ang pagkakangiti sa labi mula sa simula hanggang sa matapos. Congratulations, Insan! Sa wakas, hindi ka na mag-iisa. Akala ko talaga balak mo nang magpakatandang binata. Tudyo sa kanya ng pinsang si Adonis. Ang lakas ng tawa nito sa kanya. Isa ito sa mga dumalo sa kasal nila ni Annika at si Pearl naman ay abalang nakikipag-usap sa bride niya. Thank you, Insan. Pero alam naman natin na hindi ko mahal ang babaeng yan. Kung hindi lang ako nahihiya sa mag-asawang idanay. Masama niyang sinulyapan sa di kalayuan ng asawa na abala pa rin sa pakikipagkwentuhan kay Pearl. Hindi ako naniniwalang hindi mo makukuhang mahalin yung bride mo. Bibigyan lang kita ng 1 month and I'm sure, in love ka na sa kanya. Paniniguro ni Adonis, naiiling na lang si Vinnie. Bahala ka,
May iba tayo. Kumusta pala kayo ni Pearl? Sabay tingin sa gawin ng dating nagugustuhan. Pero ang siloso niyang pinsan, hinarangan ito sa paningin niya ang asawa. Sira. Natatawa siya dahil kita niyang kakaibang tingin ito sa kanya, saka giniya siya sa malayo. Uminom na lang tayo ng pampagana para mamaya sa honeymoon yun ni Annika. Panunod yun ito sa kanya. Hindi na lang siya kumibo at nagsali ng alak sa kupita. Kalaunan ay nilapitan pa sila ng iba pa nilang bisita. Pasadong alas 10 ng gabi nang isa-isang umuwi ang mga bisita, samantala sila ni Annika sa kondo niya ito dinala. Sa sofa ka matutulog. Padaskol niyang saad sa babae pagpasok nila ng bahay. Ha? Bakit? Natatakot ka ba sa akin at baka hindi ka makapagpigil? Mapanood yun itong sabi sa kanya habang nagniningning ang mga matang pasuray-suray na lumapit sa kinatatayuan niya. Nakailang shots ba ito kanina at mukhang mas lasing pa ito sa kanya. Hinawi niya ang kamay nitong pumulupot sa leeg niya. Sa tingin mo papatulang kita? Inis niyang usal, sa kabahagya itong itinulak at nagtungo sa kwarto. Kasunod niya ang asawa na pasuray-suray. Ilang beses nitong isinandal sa pinto ang katawan na tila nahihilo. Hindi niya yun pinansin. Naupo sa gilid ng kama at yumuko upang maghubad ng sapatos. Kalaunan ay nakita niyang bumagsak sa harapan niya ang suot na wedding gown ni Annika, kaya unti-unti siyang nag-angat ng paningin. Tumambad sa kanyang harapan ang balingkinita nitong katawan na natatabingan lamang ng maliliit na saplot. Biglang nagdeliryo ang kanyang pakiramdam. Ano pang hinihintay mo, babe? Simulan mo na. Pulong nito na yumuko sa harapan niya. Nainis siya tiningnan ito ng masama. Kahit naakitin pa siya ng babae, hinding-hindi niya ito papatulan. Tumayo siya at iniwan ito at nagtungo ng banyo. Nakadama naman ng hiya si Annika. Bibigay ka rin sa akin, Vinny. Inis nitong bulong saka nagbihis na at humiga na sa kama kahit na gusto siya nitong patulugin sa sofa. Paglabas naman ng banyo ni Vinny, nakita niyang tulog na ang asawa. Iiling-iling siya't kumuha ng unan saka niya tinungo ang sofa. Ayaw niya itong makatabi. Kinabukasan, paggising niya, naamoy niya kaagad ang mabangong aroma ng kape na bumuhay sa kanyang diwa. Nasundan niya ang amoy na yon mula sa kusina ng kanyang kondo. Nadatna niya si Annika na nagluluto ng almusal. Good morning! Nakangiting bati nito sa kanya. Bihis ang babae na tila may lakad. Nilapitan siya at hinalikan sa pisngi saka pinagtimpla siya ng kape. Vin, pwede mo ba akong hatid sa office? Tanong nito sa kanya habang inilalapag sa harap niya ang isang tasang kape. Busy ako, saka ba't ba ang aga-aga mo? Reklamo niya. May kakausapin kasi akong investors ngayon. Pero kung pipigilan mo ko, total, nasa honeymoon pa naman tayo. Hindi na ako papasok. Nakangiti nitong saad sa kanya at bigla siyang niyakap sa kanyang likuran. Nagtataka lang siya kay Annika dahil dama niyang magiliw ito sa kanya. Hindi siya pinangingilagan, ganong hindi nila kilala ang isa't isa. Inis niyang tinanggal ang braso nito sa leeg niya. Annika, pwede ba? Tulak niya dito. Lumayo naman ito sa kanya at ipinaghain siya ng almusal. Parang sanay naman ito sa rejection dahil kagabi pa siya ng lalamig dito. Pero parang wala lang sa babae. Eh sige, kung ayaw mo akong ihatid, sasabihin ko na lang kay Dad na isabay niya ako. Sabi na lang nito na tila kinukonsensya siya. Hindi siya sumagot na humigop na lang ng kape. Napatingin pa siya sa gawin ng asawa dahil sa masarap na kapeng natikman niya, pero binaliwala niya lang yon. Hindi niya mahal si Annika at gusto niya yung iparamdam sa babae. Kapag dumating ang araw na totoong nagmahal siya, nakahanda siyang iwan ito kahit na isumpa pa siya ng sarili niyang pamilya. Hinayaan niya mag-taxi si Annika sa pagpasok sa opisina kaysa ihatid niya ito. Gusto niyang ipakita ang malamig na pagtrato dito para ito na mismo ang sumuko at kusang iwan siya. Mas mapapadali ang lahat. Pagsisisihan itong nagpakasal siya sa taong hindi ito mahal. I can't believe this, iho. Nagtatrabaho kayo ni Annika? Oh my goodness! Dapat gumagawa kayo ngayon ng baby.
at nang magkaapo na kami ng dad mo. Tanghali na noon na bulabugin siya ng ina sa kanyang opisina. Mom, you know I don't love Annika, kaya huwag kayong umasa ng apo. Sagot niyang di ito tinitingnan. Kaya ka nga namin pinag-asawa ng dad mo, para magkaapo na kami. Ano ka ba naman? Hala, bumalik ka sa bahay mo. Ayain mo magbakasyon ng asawa mo. Can you stop it, Mom? Pinipilit niyo ako sa babaeng di ko mahal. Paano ako magiging masaya? Reklamo niya. I chose the right one for you, Vinny. What is your problem about Annika? She's perfectly gorgeous. Napakabait niya. At maliban doon, mahal ka ni Annika. Mahabang litanya ng ina. Mahal? Tanong niyang napakurap. Of course, iho. Mahal ka ni Annika. Noon pa man, inamin niya na yun sa akin. Parang may mainit na bagay ang humaplos sa puso niya sa sinabi ng kanyang ina. Kaya ba nagpakasalito sa kanya? Kaya ba nakahandang ibigay ni Annika ang sarili kagabi? Naiiling na lang siya. Kakaiba din ang babaeng yun. Kung mahal niya ako, pwes, hindi ko siya mahal, Mom. Paano ko? Natuturuan ang puso, anak. Subukan yung gumawa ng baby. At kapag nagkaanak kayo ni Annika, malalaman mo ang sinasabi ko. Hindi siya kumibon ay pinagpatuloy ang ginagawa. Kung magkakaanak man siya, doon sa babaeng mahal niya at hindi yun kay Annika. Hindi sa babaeng pinagsiksikan ang sarili sa kanya. Pero kung kailan darating ang babaeng mamahalin niya, yun ay hindi niya alam. Uy, nandito ka pa pala, girl! Akala ko nakauwi ka na! Puna ni Audrey kay Annika nang pumasok sa kanyang opisina. Umupo ito sa harap ng kanyang table. Si Audrey ay college friend ni Annika at nagtatrabaho ito sa kumpanya ng kanyang ama. Isa rin si Audrey sa nakakaalam tungkol sa special na nararamdaman niya para sa lalaking pinakasalan. Ang totoo, galit ito kay Vinny, lalo na at hindi malang siya pinahahalagahan ng lalaki simula nang ikasal sila. Sa 2 buwan kasing lumipas pagkatapos nilang ikasal, ay hindi man lamang siya sinundo o inihatid ng asawa sa trabaho na hindi na lang din niya binigyan ng pansin. Alam naman niya kasing hindi siya mahal ni Vinny. Actually, pauwi na. Sagot niya at tiningnan ng suot na relo. 6:00 pasado na at nag-aalala pa siyang baka nakauwi na ang asawa niya sa bahay. Sumama ka na muna sa akin, friend. Mamamasyal tayo. Mag-shopping and sa mall na rin tayo kumain. Nakangiting sad pa nito. Next time na lang, Audrey, okay lang ba? Magluluto pa kasi ako pagdating ko. Sagot niya habang inaayos ang kanyang mesa. Umismid naman ito. Eh ano, hindi ba makakakain yung asawa mo pag di ka nagluto? Inis nitong wika na nakataas pa ang kilay. Hindi talaga nito maikaila ang pagkadisgusto nito para kay Vinny. Friend naman, intindihan mo na lang ako. Isa pa, simula bukas, magkakaroon na ako ng maraming pagkakataong samahan kang mag-shopping, manood ng sine at kumain sa labas. Dahil, nakapag-decide na akong wag na magtrabaho at pagsilbihan na lang si Vinny. Masayang pagbabalita niyang tumayo na at isinukbit ang bag sa kanyang balikat. Ano? Pinayagan ka ba ng dad mo? Tanong nitong nagulat. Oo naman! Si dad pa nga nagsabi sa akin na huminto na ako sa pagtatrabaho dahil gusto na nilang magkaapo. At syempre, gusto ko na ring magbuntis. Masaya niyang saad habang kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa elevator. Paano, Aber? Eh, ikaw na rin ang nagsabi na hindi kayo nagtatabing matulog dahil allergy sa'yo yung asawa mo. Sumilay ang isang pilyang ngiti mula sa kanyang labi. Sa part na yon, ako nang bahalang dumiskarte doon. Tugon niya. Bahala ka na nga dyan sa love life mo. Ewan ko ba naman kasi. Sa dinami-dami ng nagkakandara pa sa'yo, dyan ka pa sa Vinny na yan nagpakasal. Naiinis namang sabi ni Audrey na tinugon lamang niya ng ngiti. Pagdating nila sa ground floor, ay saka pa lamang sila naghiwalay na tinungo niya ang kanyang sasakyan. Habang si Vinny naman sa mga sandaling yon, ay saktong kadarating lang ng bahay. Nagtaka pa siya. Pasadong 6:00 na,
wala pang tao sa kondo niya. Ganong dati-rati naman, maagang umuwi si Annika. Tinungo niya ang kwarto at nagbihis. At siya na ang nagluto ng hapunan nila ni Annika para pagdating ng asawa, kakain na lang silang dalawa. Itong mga nakaraang araw kasi, ito na lang lagi ang nagluluto para sa kanila. I'm home! Saktong tapos na siyang magluto nang marinig ang masiglang boses ni Annika na papasok sa komedor. Hindi niya na lang ito pinansin or tinapunan man lang ng tingin. Pero naglambitin ito kaagad sa leeg niya at kusang humalik sa kanyang mga labi. Wow, nagluto ka! React nito nang makita ang laman ng kawali. Anong akala mo sa akin? Binaklas niya ang kamay nitong nasa kanyang leeg at inilayo ito ng bahagya sa kanya. Hindi na siya naninibago pa kay Annika dahil sa dalawang buwan na itong sobrang sweet sa kanya. Kahit na hindi niya binibigyan ng pansin ang anumang ginagawa nito sa kanya. Minsan nga ay nagigising siyang katabi itong matulog at mahigpit pang nakayakap sa kanya. Ganong alam niyang sa sofa nakapwesto ang babae. Hindi pa rin kasi sila nagtatabi ng babae matulog. Wow, ang sweet naman ng asawa ko! Pinanggigilan pa nito ang magkabila ang pisngi niya. Magbihis ka na, kakain na tayo. Muli niya itong nilayo sa kanya, sa katinalikuran upang maghain na ng hapunan nila. Okay. Narinig niyang tugon nito sa kapakending na tumalikod na nag-iwan pa ng ngiti sa kanya. Naiiling siyang hinabol ito ng tingin. Siya nga pala, Vin. Nag-stop na ako mag-work. Ito na lang ako sa bahay para pagsilbihan ka. Kumakain sila nang muli itong magsalita. Annika, hindi ako lampa para pagsilbihan mo. Padaskol niyang sagot. Eh kasi, gusto ko nang magkaanak tayo. Walang gatol na saad ni Annika sa asawa, kaya diretso itong napatingin sa kanya. Sumama din ang timpla ng mukha ni Vinnie. Iniisip ba nitong nagbibiro siya? Seryoso naman siyang sinalubong ng titig nito. Kung hindi man niya makuha ang puso ni Vinnie, at least, magkaroon man lang siya ng isang alaala mula rito. Bagaman, ay hindi siya susuko na balang araw ay mamahalin din siya ng asawa. Gusto niya lang pagbigyan ng mga magulang na magkaroon ng isang apo. At syempre, gustong gusto na rin niya magkaanak silang dalawa ng asawa. Kumain ka na lang, hindi yan kung ano-anong sinasabi mo. Masungit nitong saad sa kanya, hindi siya kumibo, pero may piliang naglalaro sa isip niya. Matapos silang kumain, hinayaan siyang magligpit mag-isa ng lalaki sa kusina at tumuloy ito sa kwarto. Nang matapos ay sinundan niya ito, abala si Vinnie sa harapan ng laptop nang pumasok siya. Tumikim siya upang kunin ang atensyon ng asawa, pero di man lang siya nito tinapunan ng tingin. Umupo siya sa gilid ng kama at muling tumikim para mahalata nitong nagpapapansin siya. Hindi siya nabigo. Dahil pinukol siya nito ng masamang tingin, sa kapabarag nitong isinara ang laptop at tumayo. Kumuha ng roba sa kapumasok ng banyo. Napangiti siya habang sinusundan nito ng tingin. Naroon na naman kasi ang pilyang pumasok sa isip niya. Ilang beses na ba niyang inakit si Vin, pero di siya nagtagumpay. Niwala itong reaksyon kahit maghubad siya sa harapan nito. Magpahangga ngayon, nanlalamig pa rin sa kanya si Vinnie. Ipinaparamdam pa rin ng lalaking hindi siya nito mahal. Hanggang kailan naman kaya nito dededmahin ang beauty niya? Pero di siya titigil hanggat hindi ito nakukuha. Ilang sandali lang ay humakbang na siya papalapit sa pintuan ng banyo. Walang pag-aalin lang ang pinihit ang seradora at walang kaingay-ingay na humakbang papasok sa loob. Napanganga siya nang makita sa tapat ng shower ang perpektong hubad na katawan ni Vinnie at kulang na lang ay maglaway siya. Biglang bumundol ang kakaibang kaba sa dibdib niya, pero desperada siya ngayong gabi. Kaya marahan na yung pinagpatuloy ang paglapit dito habang napapalunok. Tama nga ba itong ginagawa ko? Naduduwag niyang tanong sa sarili. Nakita niya ang rumihistrong pagkagulat sa mga mata ni Vinnie nang makita siya sa loob ng banyo. Pero hindi ito nag-abalang takpan ng sarili. Ang lakas ng loob mong pumasok dito, Annika. Sabi nito habang nagtatagis ang bagang. Nakita niya rin ang pag-aapoy nito sa mga mata. Vin, pwede ba kahit ngayon lang? Nakikiusap niya sa paos na boses dahil tila nilalamig siya.
may iilang paru-paro sa kanyang sikmura sa mga sandaling yon. Alam niya, kapag nabigo pa siya sa pagkakataong yon, ay hinding-hindi niya nauulitin pa ang kagagahan niya, ang kahihiyang pinagagagawa niya. Sinimulan niya ng kalasin ang lahat ng sapi niya sa katawan, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, wala siyang itinira. As you wish, Annika. Bulong nito, kasabay ng pagpulupot ng mga bisig ni Vinny sa katawan niya at marahas na pagsiil ng halik sa labi niya. Kinuyumo siya nito ng halik at kulang na lang mapugto ang kanyang hininga. Walang ingat na din naman ng mainit nitong palad ang iba't ibang parte ng katawan niya na tila ba pinarurusahan siya. Ganun man ay hindi niya pa rin maiwasang magliyab sa ipinadadaman nitong init sa kanya. Gumanti siya ng halik at naglakbay din ang kanyang mga kamay sa matitigas nitong katawan. Kalaunan ay naramdaman niyang dinadala na siya nito sa ibabaw ng kama at pinaliliguan ng halik ang buong niyang katawan. At bagaman marahas siya nitong inangkin, ay wala siyang pinagsisisihan. Isang kirot ng kaligayahang ngayon niya lang naramdaman sa tanang buhay niya na ipinadama sa kanya ni Vinny sa gabing yon. Nagtagumpay siya. Pagkatapos ay basta na lang siya nitong iniwan. Ganun man, natulog siyang may ngiti sa labi. Nadat na ni Vinny si Annika sa komedor na nagluluto sa umagang yon. At ang asawa niya, sobrang saya dahil kumakanta ito at sumasayaw sa harap ng kalan habang nagluluto. Tatlong araw niya na yung napapansin simula nang merong namagitan sa kanila. Mas naging pilya pa nga ito simula noon. Wala itong kaalam-alam na naroon siya sa likuran at pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Hindi ito magandang kumanta, pero nagustuhan niya kung paano ito gumiling, kaya tahimik niya lang itong pinanood. Daig pa nito ang nalipasan ng gutom sa mga sandaling yon. Mukha itong tanga. Nang malingunan siya ni Annika na nasa likuran, ay lumapad ang pagkakangiti sa kanya. Good morning! Mabuti naman gising ka na. Tamang-tama, nakaluto na ako. Sabi nitong nilapitan siya at nang akmang hahalik ay iniwasan niya ang asawa na umupo sa isang silya. Pero sinundan siya nito at umupo pabisak lang sa kandungan niya at dinampian siya ng halik sa labi. Wala siyang nagawa pero tiningnan niya ito ng masama kahit na alam niyang wala yung epekto sa asawa. Ihahatid mo na kita sa inyo. May business trip ako sa Isabela, baka 1 week ako dun. Saad niya na napatingin sa dibdib nitong nakadikit sa kanya, kaya inalis niya ito sa kandungan niya. Ang kaso, kumapit ang braso nito sa leeg niya, kaya hindi siya nagtagumpay. Nagmistula itong bata. Sasama ako! Presenta nitong nakasmile. Ayoko mabala sa lakad ko. Inis naman niyang tugon. Walang mag-aasikaso sa'yo doon. Sino magluluto? Magbibihis sa'yo. Maghahanda ng isusuot mo. Naglalambing itong nakanguso habang hinahaplos ang magkabila ang pisngi niya. Annika, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi ko kailangan ng pag-aasikaso mo. Nasa tono niya ang pagkairita na tinanggal ang palad nito, sa mukha niya. For the first time na tinablan nito sa sinabi niya, dahil tumayo na ito mula sa kandungan niya at naghain ng almusal. Kailan bang alis mo? Malungkot nitong tanong. Bukas na ang alis ko, kaya ihahatid na kita mamaya. Tipid niyang tugon. Wag na Vin, dito na lang ako. 1 week lang naman, diba? Safe naman ako dito sa bahay. Hindi pwede, delikado. Paano kung may magnanakaw na pumasok dito? Pabarag niyang saad. Ngunit napangiti ang dalaga. Nag-aalala ka sa akin? Nasa pudar kita kaya ayoko may masamang mangyari sa'yo. Ayoko masisi ng parents mo. Dagling tugon niya kaya mas lalong lumapad ang ngiti nito. Sus, ayaw mo pang aminin eh. Obvious naman na nag-aalala ka sa akin. Masaya nitong sabi. Naiiling siya't di na lang kumibo. Sakay pinagpatuloy ang pag-aalmusal. Pagkaalis ni Vinny, agad naglinis ng bahay si Annika. Saka nag-impake ng mga dadalhin nilang gamit na mag-asawa. Hindi siya papayag na hindi siya nito kasama. Wala namang problema kung maging busy to doon. Basta ang mahalaga,
kasama siya nito. Kaya naman kinahapunan, napakunot ito ng noo nang makitang dalawang travel bag ang inimpake niya. Nahulaan na kagad nito ang pagpupumilit niyang sumama. Pero hindi ito kumibo or nag-react dahil tila pagod ang asawa niya at ayaw makipagdibate sa kanya. Matapos nilang maghapunan, nakita niya itong nakadapa sa kama na tila nagpapahinga. Hinayaan niya na lang ito. Naglinis na siya ng katawan. Paglabas niya ng banyo, nakapikit na ang dalawa nitong mga mata at bahagya ng naghihilik. Kaya alam niya, tulog na ito. Lumapit siya sa kamaingat na humiga sa tabi nito. Ayaw niya kasing magising ang lalaki. Tiyak na magagalit ito kapag nakita siyang katabi. Panakaw niyang pinagbasda ng bawat anggulo ng mukha nito habang tinatanong ang sarili kung bakit niya ito minahal ng ganito. Wala namang rason. Basta ang alam niya lang, lumalim na ng husto ang nararamdaman niya para sa lalaki. Saka, alam niya, kulang pang pagmamahal na ipinapakita niya kay Vinny. Kaya magpahanggang ngayon, hindi pa rin siya nito makuhang mahalin. Pero tulad ng dati, hindi siya susuko. Darating ang araw, mamahalin din siya ng lalaki. Nang makaramdam ng antok ay bahagya pa siyang lumapit sa asawa at maingat na inangat ang isang braso nito saka iniyakap sa kanya. Saka siya natulog. Madaling araw nang maalimpungatan si Vinny dahil sa pangangalay ng isa niyang braso at ang dahilan ay ang asawa niyang nakaunan sa kanya. Mahimbing na itong tulog at nakasiksik pa sa katawan niya at mahigpit pang nakayakap. Napabuntong hininga na lang siya at dala ng antok ay di na ito inabala hanggang sa nakatulog na lang siya ulit. Good morning! Masayang bati ni Annika sa kanya pagising niya. Bihis na ang asawa niya dahil nakasuot na ito ng maong white short na tinernohan ng color yellow na blouse. May bahagyang makeup at naka-ponytail ang mahabang buhok. Wala rin ang bagahe nila sa kwarto nila na inihanda nito kahapon. Kaya alam niya, nasa kotse na yon. Wala akong sinabing kasama ka. Bumangon siya sa kama na tinungo ang banyo upang maligo. Pero humarang ito sa pinto. Vin, please, isama mo na ako. Promise, hindi ako pasaway. Saka, maganda si Isabella. Mag-e-enjoy ako dun sa pamamasyal. Pagmamakaawa nito habang parang bata na ipinagdikit ang dalawang mga palad. Namewang siya sa harap nito habang di maialis ang mga mata sa mukha ng asawa. Pinag-isipan niya kung isasama ito o hindi. Pero sa huli, sige na, sumama ka na. Basta ayaw ko nang makulit ha. Kapag may meeting ako at seminar, sa hotel ka lang. Susunod ka sa akin, kundi ihahagis kita pabalik dito sa bahay. Parang batang pinangaralan nito. At dahil sa sinabi niya, nagtatalon ito sa tuwa at mabilis siyang niyakap at kinintala ng halik sa labi bago siya pinagtulakan papasok ng banyo. Nasa loob na siya nang marinig ang matinis nitong tili sa sobrang kaligayahan. Ay, talaga nga naman. Naiinis niya ang bulong dahil hindi niya ito matanggihan at ang isa pang kinaiinis niya ay ang sakit ng braso niya dahil magdamag itong nakaunan sa kanya. Matapos maligo ay nakaredy na ang isusuot niya kaya nagbihis na siya at lumabas ng kwarto. Ready na rin ang breakfast nilang dalawa na tila kanina pa yon inihanda. Sabay silang kumain habang masaya nitong idinedetalye ang gagawin sa lugar na pupuntahan nila. Trabaho ang sadya ko doon, Annika, alam mo yan. Isa pa, hindi ka aalis kapag hindi ako kasama. Sa hotel ka lang, okay? Pagalit niyang saad dahil parang magiging sakit niya sa ulo ito. Okay, tipid lang nitong tugon na nakangiti. Paglabas nila ng bahay, saktong dumating na rin si Rojin, ang kanyang personal secretary. Kung dati babae ang pinili niyang PA, ngayon ay nag-hire siya ng lalaki. Dahil kadalasan kapag babae, sinasamahan ng personal affection ng trabaho at iniiwasan niya ang ganon. Personal assistant ko, si Rojin. Pagpapakilala niya kay Annika. Hi! Magiliw na bati ng asawa niya sa lalaki na nakipagkamay pa. Tinanguan naman ito ni Rojin, pero napansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanyang asawa. Lalaki siya, kaya alam niya yon. Paghanga.
Hindi naman kasi maikakailang maganda si Annika. Kahit na simple lang itong manamit at makikita ang pagiging sophisticated at araw-araw niya yung napapansin. Habang nagbabiyahe sila, tahimik lang na nagmamasid si Annika sa labas ng kotse na tila ini-enjoy ang biyahe habang si Roger naman ay idinidiscuss ang gagawin nila sa umanong lugar pagdating. Bagaman ay maaga pa, panakanakana silang naiipit sa traffic. Ganun man, hindi niya nakitaan ang pagkainip ng asawa sa biyahe. Pagdating nila sa umanong lugar ay tinungo nila ang hotel kung saan sila naka-reserve. At dahil dalawang kwarto lang naman ang napareserve ng kanyang sekretarya, dahil wala naman sa isip niyang may isasama ang asawa, ay hinayaan niya na lang nakasama ito sa kwarto. Maganda ang lugar dahil malapit sila sa resort at kita yon sa terrace ng hotel, lalo at nasa 16th floor sila. Nagpa-order agad siya kay Rogen ng makakain nilang tatlo dahil pasadong alas dos na ng hapon. "Try niyo to, ma'am. Masarap ho." Habang kumakain sila ay narinig niya kay Rogen. Ipinaghihimay nito ng crab si Annika. Hindi siya makapaniwala. Dapat ba siyang mag-react? Kinuha naman agad yun ni Annika at isinubo. Ang sarap nga! Nakangiting sabi nito. Napangiti si Rogen. Kaya ipinaghimay nito ulit si Annika at inabot na muli sa babae. Ako, di mo ba ipaghihimay? Inis niyang tanong sa sekretarya. Dapat pala, hindi niya na ito'y sinabay kumain kung kukunin lang nito ang atensyon ng asawa niya. Wala akong problema, sir. Salo nito. Pero bago pa man makapaghimay na muli si Rogen, eto o, tikman mo. Baling sa kanya ni Annika na isinubo sa kanya ang hawak nito. Hindi siya nagseselos kay Rogen dahil sa kanya lang si Annika. Pero sa tuwing sumusulyap ito sa asawa niya, hindi niya maintindihan kung bakit sumasama ang pakiramdam niya. Kinahapunan after nila makipag-meeting ni Rogen sa isa sa mga investors nila sa lugar na yon, ay nag-aya si Annika na magtungo sila sa kalapit na beach. Pero tinanggihan niya ang asawa dahil may tatapusin pa siyang presentation bukas para kay Mr. Ancesta. Nagmamaktol naman itong tinanggihan niya kaya nahiga na lang ito sa kama. Muli niyang itinuon ang atensyon sa trabaho. Nang matapos, sa kaniya tinapunan ang tingin si Annika sa kabilang bahagi niya. Pero wala na ito doon. Napatayo siya. Hinanap ito sa banyo. Pero wala doon ang babae. Hindi man lang niya ito napansing lumabas. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at tinungo ang kalapit na beach kung saan siya nito inaya kanina. At naroon nga si Annika. At hindi ito nag-iisa kundi kasama si Rogen. Nagtatawanan pa ang dalawa habang nag-uusap. Biglang uminit ang ulo niyang hindi maintindihan kaya lumapit siya sa mga ito. Nag-aapoy ang mga mata niyang nakatingin sa dalawa na malalaki ang hakbang papalapit sa mga ito. "Hi, Vin!" Nakangiting bati sa kanya ni Annika nang malingunan siyang malalaki ang hakbang papalapit sa mga ito at magkasalubong ang mga kilay. Agad nitong iniwan ang kausap na si Rogen at malambing siyang sinalubong na ikinawit ang kamay sa braso niya. Dahilan para mawala ang init ng kanyang ulo. Obvious naman na walang interes si Annika sa sekretarya niya. Bakit ba niya pinag-isipan ang masamang dalawa? Nagsiselos ba siya? Akala ko ba ayaw mong lumabas at busy ka? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Napasulyap siya sa gawin ni Rogen na papalapit sa kanilang mag-asawa. Kaya pasimple niyang inakbayan si Annika. "Sir, mauna na po ako sa kwarto. Nakita ko kasi si ma'am kaninang nag-iisa kaya sinamahan ko na." Pagpapaalam nito sa kanya. "Sige ma'am, enjoy kayo ni sir." Baling pa nito kay Annika, nanginitian ang huli. Sinundan niya ng masamang tingin ang lalaki. Pakiramdam niya, nagpapakyut talaga ito kay Annika. "Dahil nandito ka, ibig bang sabihin ito? Sasamahan mo akong mamasyal?" Pukaw ni Annika sa kanya at hinawakan pa siya sa baba upang iharap ang mukha niya rito. Nakangiti ito sa kanya na tila hindi napansin ang inis na nararamdaman niya kay Rogen kanina pa. Kinalma naman niya ang kanyang sarili. "Tapos na yung ginagawa ko. Halika na, mamasyal na tayo." Saad niya saka hinawakan ito sa isang palad at iginiya na maglakad. Hindi naman ito makapaniwalang tiningnan siya
bago sinulyapan ang kamay nilang dalawa. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ni Annika habang naglalakad silang mag-asawa at hawak ni Vinny ang kamay niya ay nasa alapaap na siya. Panakaw niyang sinulyapan ng lalaki. Ano kayang nakain ito kanina at naisip siyang samahan? Di kaya dahil sa crab na isinubo niya rito? O di kaya pinagbibigyan lang siya ni Vinny dahil nagmumukha na siyang makulit? Tama, ganun nga siguro. Ang ganda dito no, ang sarap ng hangin. Panimula niya, sinulyapan naman siya nito. Anong pinag-usapan niyo kanina ng sekretarya ko? Tanong nito na sa halip na sagutin ang sinabi niya. Wala naman, tungkol lang sa kapatid niya kamukha ko daw. Kuwela daw kasi yun. Ang kaso, wala na siya. Tugon niya. Masaya bang kausap si Rogen? Okay lang naman. Palabiro, hindi siya bird kausap and hindi din masungit. Pag-amin niya. Eh ako, bored ka ba sa akin? Tanong na muli ni Vinny. Napangiti siya sa sinabi nito. Nakakapanibago kasi si Vinny. Huminto siya sa paglalakad bago ito tinitigan. Mahal kita Vinny, at kahit hindi mo ako makuhang mahalin, hindi ako magsasawang mahalin ka. Pagtsatsagaan kita kahit ang sungit mo sa akin. For me, hindi ka bored kausap. Ngiti niyang tugon. Tahimik lamang siya nitong pinagmasdan na matagal bago nag-ayang kumain saka sila bumalik sa loob ng hotel. Para sa kanya, yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Ang makasama ito sa ganung pagkakataon. Kahit sobrang seryoso nitong kausap at hindi niya nakikitang umiti, at least hindi naman siya tinataboy. Yun lang sapat na. Vin, pwede tabi tayo matulog? Tanong ni Annika paglabas niya sa banyo. Tahimik nun ang asawa niya habang may binabasa. Wala ka namang ibang mahihigan, di ba? Walang sofa. Tugon nito bagaman hindi siya sinusulyapan. Talaga? Napatalon siya sa tuwa kaya lumundo ang kama. Mayakap na rin ha? Hirit niya pa na pumulupot sa lalaki kahit hindi pa ito pumapayag. Nakita niyang tinabi nito ang hawak saka inayo siya ng higa at ipinikit na rin ang mga mata. Good night, sabi niya pa. Good night. Tipid nitong tugon at sabay silang natulog. Kinaumagahan, nauna siyang nagising sa asawa. Kaya nag-research na siya nang pwede nilang pasyalan after ng presentation nito mamaya. Pagkatapos nilang mag-almusal, ginugo lamang niya ang oras sa loob ng hotel. Kahit na gustong-gusto niyang lumabas at mamasyal. Ang kaso, pinagbawalan na siyang umalis ni Vinny habang nasa trabaho ito. Good news! Pagbalik ni Vin sa hotel ay saan ito sa kanya. Natigilan pa nga siya dahil nakangiti ang lalaki. For the first time na nakita niya itong umiti. Ang gwapo mo pag nakangiti. Di niya maiwasang sabihin. Matagal ko nang alam yan. Di mo ba itatanong kung bakit ako masaya? Hirit nito. I know. Nagustuhan ni Mr. Ancesta ang presentation mo. Panguhula niya. Tama ka. At ibig sabihin lang nito, babalik na tayo sa Maynila. Tapos ng trabaho ko dito. Napasimangot naman siya at malambing na lumapit sa asawa. Tapusin na natin yung 1 week vacation mo. Mamasyal tayo. Gusto kong makita yung Blue Lagoon dito sa Isabela. Masaya niyang saad para lang mahimok niya ang asawa. At dahil masaya si Vinny sa mga sandaling yon, ay pumayag ito. Pinauna na lang ng lalaki ang sekretarya nito sa Maynila at nagpaiwan silang dalawa. Pinagbigyan siya ng asawa na mamasyal kung saan niya gusto. Pero dahil gabi na yon, ay kinabukasan na sila umalis. Dinala na rin nila ang kanilang mga bagahe para di na sila mag-abala pang bumalik sa hotel. Una nilang pinuntahan ang Atoka Church. Tiimtim siyang nanalangin na sana dumating ang araw na makuha siyang mahalin ng asawa. At kapag nangyari yon, wala na siyang mahihiling pa. Nag-ikot-ikot sila sa buong lugar at namili din ng mga souvenir. Nagpagawa pa nga siya ng couple shirt na may print ng Atoka Church. Nagpakuha din sila ng mga photo, suot ang damit na yon habang nasa loob ng simbahan. Sunod ay ang Camp Samal, doon na sila nag-check-in at balak magpalipas ng magdamag. Kaagad naglinis ng katawan si Annika at nahiga sa kama dahil dama niya ang pagod sa pamamasyal nila.
Sobrang nag-enjoy siya. Yun nga lang, sobrang sakit din ang katawan niya. Paglabas ni Vinny sa banyo ay nadatnan na niyang tulog na ang asawa. Halatang pagod na pagod ito. Nilapitan niya ito sa katinitigan. Ang bilis naman yata nitong makatulog. Di niya maiwasang mapangiti habang inaayos ng higa sa ibabaw ng kama ang asawa. Napagod siguro ito sa maghapon nilang pamamasyal kanina. Nagulat pa siya nang biglang kumawit sa leeg niya ang dalawang braso nito habang inaayos niya ito ng higa. Natigilan siyang napatitig sa nakapikit nitong mga mata, pagbabasa ng aakit nitong mga labi. At habang ginagawa niya yon, ay di niya maiwasang mapalunok. Naroon ang pagnanais niya ang kinin ng mga labing yon. Nang biglang kumilos ang babae, kinabig siya nito upang magdikit ang mga labi nilang dalawa, kaya napalunok na naman siya. Hindi niya napigilan ang sariling, may biglang may kakaibang init na bumalot sa buong katawan niya. Pinagbigyan niya ang sariling halika ng asawa. Mas maalab, mas mapusok, hanggang sa pati ang mga kamay niya ay hindi niya na rin mapigilan. Para itong may sariling isip na gumagalaw at kinakalas ang damit ng asawa niya. Lalo siya nag-init nang marinig ang mahinang ungol nito habang ibinubulong ang pangalan niya. Sa pagkakataong yon, mas lalo pang naging mapangahas ang halik at kamay niya sa pagnanais na maangkin sa pangalawang pagkakataon ng asawa. At iisa ang sigurado siya sa mga sandaling yon. Mahal niya na si Annika. Nagising si Vinny na wala ang asawa sa tabi niya kinabukasan. Pasado alas 8 pa lang naman yun ng umaga. Bumangon siya at nagtungo sa banyo. Paglabas niya, saktong nasa kwarto na si Annika at naka-bathing suit ang asawa na tinakpan lang ng manipis na tela kung saan kita ang magandang hubog ng katawan nito. Good morning, Vin! Breakfast na tayo? May nakita ako malapit na restaurant dito. Ngiti nito sa kanya matapos lumapit sa kinatatayuan niya at inilapit sa labi niya ang pisngi nito. Magbihis ka! Di ko gusto yung suot mo. Saway niya sa ayos nito. Okay naman na, pangit ba? Ang sexy ko kaya dito. Sinipat pa nito ang sarili, saka umikot-ikot sa harapan niya. Wala akong sinabing pangit. Ayaw ko lang na nakikita ka ng iba sa ganyang ayos. Pilya siya nitong initian, saka muling lumapit sa kanyang kinatatayuan at pinakabutsisi ang kanyang mukha. Waring nag-uudyok na naman itong halikan siya. Kumilos siya at kumuha ng mahabang damit sa dala nilang travel bag at parang batang binihisan ang asawa. Habang nanunudyo na naman itong nakatingin sa kanya. Mas bagay sa'yo yung suot mo. Lika na, kumain na tayo. Hila niya sa kamay nito. Lihim na napapangiti si Annika sa asawa. Ang cute nito magselos. Di kaya love na rin siya ni Vinny? Dama niya yun kagabi sa mainit na haplos at halik habang maingat siyang inaangkin ng asawa. Ang totoo, good night kiss lang naman sanang gagawin niyang paghalik dito. Pero kakaiba ang init na ipinadama sa kanya kaya nadarang siya. Hindi katulad nung unang may namagitan sa kanila. Tanungin niya kaya to para malinaw. Ibang-iba kasi to ngayon kaysa sa Vinny na nakilala niya noon. Habang kumakain sila ng breakfast, iniisip niya kung paano nga ba tatanungin ang kanyang asawa. Wala naman siyang lakas ng loob kaya hinayaan niya na lang. Ayaw niya kasing mag-assume at masaktan lamang siya kapag nabigo. Matapos kumain ng almusal ay tinungo nila ang Blue Lagoon na kahapon niya pa gustong puntahan. Plano sana niyang mag-swimming kaso masama ang panahon dahil nasa biyahe pa lang ay sunod-sunod na ang malakas na patak ng ulan. Hindi rin sila nakapamasyal. Nangako naman si Vinny na babalik na lang sila kinabukasan. Walang choice kundi mag-check-in na ulit sa kalapit na hotel. Kasama yun sa pagbabago ni Vinny. Tipong napaka-supportive nitong asawa ngayon. Kaya naman, sobrang niyang na-enjoy ang bakasyon nilang dalawa. Dahil nag-extend pa sila ng dalawang araw. Pabalik na sila ng Maynila nang makarinig ng tawag mula sa kanyang ina. Nag-aalala ito sa kanya dahil hindi man lang siya tumawag dito or bumibisita. Really, Iha? Hindi ito makapaniwala nang sabihin niyang nasa isang linggo silang bakasyon ni Vinny. Mababa ka sa boses nito ang kaligayahan. Yes, Mom. Tugon niyang nakangiti at sinulya pa ng asawang abala sa pagmamaneho. Initian niya ito at nang mapalingon sa gawin niya ay gumanti ito ng matamis na ngiti. Ngiting
madalas niyang makita sa lobby ng asawa. Kung ganun iha, enjoy your vacation. Kapag may time kayo ni Vinny, pumasyal naman kayo rito, ha? Tila paglalambing pa ng kanyang ina. Okay, ma'am. Kapag nakabalik na kami dyan at hindi busy ang asawa ko. Malambing din niyang tugon. Okay. Bye, iha. Bye, ma'am. Love ko kayo ni Dad. Sabi pa niya. Nang maibaba niya ang linya, ay tahimik siyang sumandal sa headboard ng sasakyan, paharap sa asawa, at pinagmasdan ito habang nagmamaneho. Nang mapansin siyang nakatitig dito, ay tinapunan siya nito ng saglit na tingin. What? Nasa tono nito ang pagtatanong. Wala, di ka nakakasawang titigan, Vin. Huwag mo na lang akong pansinin. Stop staring at me. I can't concentrate. Baka mabangga tayo. Nilangkapan ni Vin ang masungit na tono ang kanyang boses. Kailan pa siya na-conscious kapag tinititigan ng asawa? Kadalasan naman, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Pero tanging ngayon lamang siya tinablan. May kung ano sa pagkatao niya na tuluyang nagbago na tila kinikiliti ang pakiramdam niya sa tuwing magtatama ang titig nila at di niya maiwasang mapangiti kahit di niya sinasadya. Ganito pala kapag in love, naisip niya na lang. Bakit naman? Wala akong gagawin, tititigan lang kita. Tugon ang makulit niyang misis. Mahaba pang biyahe, pwede ka munang matulog. Utos niya na lang. Ayoko nga. Gusto ko nga palang mag-thank you sa'yo, Vin. Alam mo, akala ko di na mangyayari pang magkasama tayo sa ganitong pagkakataon. Sobrang saya ko dahil pinagbigyan mo ko. Dahil dito, lalo kitang minahal. Mahal na mahal kita, Vin. At habang buhay kitang mamahalin. Pahiyag ni Annika kung dati makasarili siya at walang ibang iniisip kundi ang sarili lamang niya. Ngayon ay hindi na. Sapat na sa kanya ang panahong binigay sa kanya ni Vinny. Palalayain niya na ito. Ayon nga sa kasabihan, if you love someone, then set him free. At iyon ang gagawin niya. Gusto niyang maging masaya ang lalaki at maging malayang pumili ng babaeng mamahalin at makakasama nito habang buhay. Di naman makasagot si Vinny sa sinabi ni Annika. Sasabihin na ba niyang mahal niya ito? At mahalaga ito sa kanya? Siguro, hindi muna. Gusto niyang isurprise ang asawa niya. Gusto niya yung romantic. Kaya saka na pagbalik nila sa Maynila. Ilang sandali lamang ay natahimik na ang asawa niya. Nang malingunan niya, ay tulog na pala ito. Saglit niyang itinabi ang kotse at isinandal ito ng maayos. Binuhat niya na lamang ito pagdating nila sa bahay. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Vinny, nag-book na ng flight si Annika patungong Canada. Doon muna siya sa friend niyang si Amanda upang mag-move on kahit 3 months lamang. Balak niya pagbalik ay uuwi siya ng baler sa kanyang mga tita. Pinasyalan niya na rin ang kanyang magulang na sinadya pa niya ang ama sa office nito. Mahigpit siyang yumakap sa dad niya dahil tiyak na mamimiss niya ito at maging ang kanyang ina. Pagkatapos ay pinasyalan niya naman ang kanyang ina upang makita at mayakap dahil mamimiss niya rin ito. Wala namang napansin kakaiba ang parents niya. Hindi naman kasi siya nagpahalata. Tiyak na pipigilan siya ng mga ito at maraming tanong tungkol sa kanyang balak. Mamayang gabi ang flight niya, kaya aalis siya bago dumating si Vinny. Nag-iwan na lamang siya ng sulat sa asawa kasama ang wedding ring nila. Patunay na nakikipaghiwalay na siya. Sa sulat ay binawi niya ng sinabing mahal niya ito upang hindi na siya isipin pa ng lalaki at tuluyan itong maging masaya na wala siya. Samantala, si Vin naman ay nagpa-reserve na ng restaurant para sa dinner date nila ni Annika. Mamaya niya kasi pagtatapat ang damdamin niya sa asawa. Pasado alas 7, tinawagan niya ang asawa upang sunduin subalit hindi niya ito makontak. Isang bagay na di naman nangyayari. Nag-aalala naman siyang nagmamadaling umuwi ng bahay upang masurpresa lamang. Wala na si Annika. Maging ang ilang gamit nito. Tanging sulat na lamang ang naroroon. Sulat ng pakikipaghiwalay. Napabuntong hininga si Annika paglabas ng banyo habang tinititigan ang pregnancy test. Kalaunan ay nanggilid na ang luha niya sa kaligayahan matapos mapag-alamang buntis siya.
Isang linggo mula nang lumipad siya patungong Canada, parang hinahalukay lagi ang kanyang sikmura tuwing umaga. Hindi nakapagtataka dahil eto na nga at buntis siya. Nang lumapit si Amanda at nakita ang piti niya, ay napatili ito, kaya napahagulhol naman siya. Oh, bakit? Nagtataka nitong tanong na napakunot ang noo. Eh, anong bakit? Hiwalay na kami ni Vinny. Magiging bastardo ng anak ko. Iyak niya habang yumayakap sa kaibigan. Sira! You know what? There's a reason now for him to love you. Dahil magkakaanak na kayo. Ngiti nito. Ayaw ko nang magmalimos ng pagmamahal mula sa kanya. Gusto ko na lang maging malaya siya. Piliin ang babaeng mamahalin niya. Sagot ni Annika sa kaibigan. Hindi kumibo si Amanda na nakadama ng awa para sa best friend niya. Okay, fine. Kung ayaw mong ipaalam ito sa asawa mo, then let your parents know about your situation. Dahil kapag nalaman nilang hiwalay na kayong dalawa, siguradong sisisihin nila si Vinny. Kaya ngayon, tawagan mo na yung parents mo. Go! Pinagtulakan siya nito. Amanda, hindi pwede. Tiyak papauwi na ako ni na mom and dad. What if mga nakahabang nasa work ako, aber? Sinong tutulong sa'yo? Annika, stop being stubborn. Just think about the best for your child. Hindi madaling magbuntis na walang umaalalay sa'yo. Hindi kita kukonsentihin sa bagay na to. Ayoko may masamang mangyari sa best friend ko. Kung hindi mo tatawagan si Tita Tito, then I'll do it. Sabay kuha nito sa cellphone mula sa bag, pero pinigilan niya. Uuwi na lang ako, Amanda. Huwag mo na silang tawagan. Sasabihin ko na lang kay Vinny na buntis ako. Natanggapin niya na ulit ako. Kahit ang anak na lang namin. Naiiyak niyang saad dahil totoong nag-aalala siya para sa kalagayan ng kanyang anak. First time niyang nagdadalang tao, kaya hindi niya alam ang dapat gawin. Niyakap siya ni Amanda. Thanks, friend, dahil nakinig ka sa akin. You know what? Naiinis ako dyan sa Vinny na yan eh. Ikaw na super bait and pretty, hindi niya makuhang mahalin. What the heck? Gwapo ba siya para mag-inarte lang? Gigil nitong saad. Napangiti siya sa sinabi nito. Yes, friend, ang gwapo niya. Matagal ko na siyang mahal, di pa man kami na ikakasal. At dahil sa pagmamahal na yon, kaya naisip kong palayain na lang siya. Gusto ko siyang makita ang masaya, Amanda. Naiiyak niyang tugon dahil masakit pa rin sa kanya na mawalay ito. Sa katunayan, nahirapan siyang makatulog noong unang gabi niya sa Canada dahil namimiss niya ang presensya ng asawa. Pero sinisikap niyang kalimutan ng lalaki para sa ikaliligaya nilang dalawa. Pero ngayong buntis siya, binigyan na naman siya ng rason para bumalik kay Vinny. Sana tanggapin pa siya nito. Pasado alas 4 ng hapon, ay lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Annika sa Naiya. Gusto pa sana siyang ihatid ni Amanda dahil nag-aalala sa baby niya. Pero ayaw naman niya itong maabala sa trabaho. Habang nasa taxi, pauwi sa kondo ng asawa, iniisip niya kung anong sasabihin kay Vinny kapag nagkaharap sila. Nahihiya siya sa sarili ngayon na pagkatapos maglayas ay babalik ito. At eto, mamamalimos na naman siya ng pagmamahal alang-alang sa kanyang anak. Pagdating sa bahay, malungkot siyang pumasok. May gumulong pang luha sa mga mata niya nang yumakap ang katahimikan sa kanya. Lalo niya kasing namiss ang asawa nang sumuot sa ilong niya ang naiwang amoy ng pabango nito. Pumuntong hininga na lamang siya at tumuloy sa kanilang silid. Kailangan niyang ihanda ang sarili para sa paghaharap nila ni Vinny mamaya. Kinagabihan, walang ganang tumayo si Vinny mula sa kinauupo ang swivel chair. Gabi na naman, hindi niya na naman alam kung paano lilipas ang magdamag na hindi iisipin si Annika. Masakit para sa kanya, wala na ang asawa at iniwan siya. Wala pang balita kung nasaan ito, pero hindi siya titigil hanggat hindi na ipapahanap ang asawa. Hindi siya naniniwalang hindi na siya nito mahal at gusto na nitong makipaghiwalay sa kanya. Kaya ipahahalughog niya ang buong mundo
Makita lang si Annika. Sir, may lakad daw ba kayo? Si Rogen yun na pumasok sa kanyang office. Ah, wala. Bakit? Kulang gana pa rin niyang tanong. Sumama muna kayo sa amin. Nag-aaya po kasi si Troy pumunta ng bar. Birthday niya ho. Sabi nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Sige na sir, hindi naman magagalit si Mrs. Nakangisi nitong Saad. Wala kasing alam ang lahat na isang buwan na silang wala ni Annika. Kahit magulang niya ay hindi alam. Tiyak na sasabunin siya ng mga ito kapag nalamang pinabayaan niyang umalis ang asawa. Kaya gusto niyang mahanap ito bago pa man malaman ng parents niya at maging parents ni Annika. Kahapon lang, tumawag sa kanya ang dad ni Annika at kinumusta ang asawa niya. At katulad ng mga nakaraang araw, nagsinungaling siyang okay ang asawa niya. Hindi rin kasi alam ng mga magulang ni Annika ang pag-alis nito. Ayaw talagang ipaalam ng babae kung nasaan ito. Ah, sige. Inayos niya na ang mga kalat sa ibabaw ng mesa. Minsan lang naman siya sasama sa mga ito. Salamat, sir. Hihintayin ka namin sa labas. Nakangiting tugon ni Rogen at tinungo na ang labas ng kanyang office. Sumunod na rin siya. Nasa bar na sila ng 7:30 ng gabi. Ipapaalala ko lang ah, may trabaho pa tayo bukas. Sagot ko na ang alak niyo, total birthday naman ni Troy. Sabi niya sa apat na kasamahan, nakapwesto na sila sa isang mesa. Kasama kasi ni Troy ang girlfriend nito, maging ang girlfriend ni Rogen. Mali kasi ang inakala niyang may gusto ang secretary niya sa kanyang asawa, kundi kamukha lamang ito ng yumaong kapatid. At dahil nga, mahal niya si Annika, pinagsiloso niya ito. Samantalang may kasintahan naman pala ang kanyang sekretarya. Nang makaapat na ng bote ng beer, ay nagpa siya na siyang magpaalam sa mga ito. Magmamaneho pa siya. Hinayaan naman siya ng mga itong makauwi dahil inaalala ng dalawa na ikakagalit ni Annika ang pagsama niya sa mga ito sa bar. Ingat sir ha, pakisabi na lang kay ma'am, pasensya na at naimbitahan ka namin. Sabi ni Troy, tumango naman siya kasabay ang mapait ng ngiti. Wala kasi siyang madadat na naasawa sa bahay. Pakiramdam niya, lalo lamang niyang namiss ang asawa. Kumusta na kaya ito? Ano kaya ang ginagawa ng mahal niya sa mga oras na yon? Sa isang buwan ba na wala siya sa tabi nito, sumagi man lang ba siya sa isipan ng kanyang asawa? Mga katanungang walang kasagutan na nagpapabigat lalo sa kanyang kalooban. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na kapag dumating ang araw na makita niya ito, hinding-hindi niya napakakawalan pang muli si Annika. Babawi siya sa mga pagkukulang niya. Sisiguraduhin niya yon. Siya naman ang magmakaawang mahalin itong muli. Bahagyang napakurap ng mata si Vinny pagpasok sa loob ng bahay pagdating. Nakabukas kasi ang ilaw, ganong natatandaan niya, pinatay niya yon kanina bago siya umalis. Wala namang ibang nakakaalam ng passcode ng kondo niya, kundi tanging siya lang at ang asawa. Baka nga nakalimutan niya lang kaninang patayin ang ilaw bago siya umalis dahil sa kakaisip kay Annika. Malungkot niyang iginala ang paningin sa buong bahay. Binalot na naman siya ng matinding kalungkutan. Dahil kahit saan siya tumingin, ala-ala ng maganda mukha ng asawa ang lagi niyang nakikita. Ang mga ngiti nitong namimiss niya, ang paglalambing at bawat haplos at halik ng asawa niya. Naipilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang mag-isip. Mababaliw lamang siya. Kailangan niya maghintay kung kailan ito mahahanap. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Matapos maghubad ng sapatos ay nagtungo siya sa kusina upang kumuha ng maiinom na alak. Kadalasan pag hindi siya dalawin ng antok ay nagpapakalasing siya. At dahil kulang ang apat na bote ng beer na nainom niya kanina sa bar, kailangan niya yung dagdagan. Pero natigilan siya nang makitang may nakahain sa ibabaw ng mesa. Mainit-init pa nga yun kaya sigurado siyang si Annika ang nagluto noon. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang kwarto at dun siya namangha dahil nakahiga sa ibabaw ng kama nila at tulog na tulog ang kanyang asawa. Nag-init ang magkabila ang mga mata niya habang walang ingay na humakbang papalapit sa kinahihigaan nito. At nang masigurong si Annika nga ang naroroon, ay tuluyang tumulo ang luha niya. Marahan siyang naupo sa gilid ng kama at yumuko malapit sa mukha nito na di na maampisngi ng mahal niya.
para masiguradong hindi iyon dahil sa ininom niya. Pero dama niya ang mainit at malambot nitong pisngi, kaya totoo ang lahat. Bumalik ang asawa niya. Binalikan siya ni Annika dahil mahal siya nito. Annika! Napabulong na siya na naiiyak. Doon nagising ang kanyang asawa at namilog ang mga mata nang makita siya. Pero kalaunan ay nag-ulap din ang mga mata nito habang hinahaplos ang pisngi niya. Vin, I'm sorry. Patawarin mo ko. Hindi niya na ito hinayaang magsalita, kundi inangkin niya ang mga labi ng asawa habang mahigpit itong niyayakap. Naramdaman niyang mas mahigpit itong yumakap sa kanya at tinugon ng mainit niyang halik. Hanggang sa pareho na sila kinapos ng mga hininga. Tumitig ito sa kanya nang may pagkamangha nang pakawalan niya ang labi nito. Hindi ka galit sa akin? Humihigbi nitong tanong sa kanya. Hindi ako galit, Annika. Pero pwede huwag ka nang umalis. Huwag mo na akong iwan. Mahal na mahal kita. Pagtatapat niya, napakurap ito kasabay ng iilang butil ng mga luhang bumagsak mula sa mga mata. Mahal mo ko. Parang bata itong napahikbi, sunod-sunod siyang tumango. Nung gabing umalis ka, yun din ang gabing dapat ay surprise kita. Gustong-gusto ko nang sabihin mahal na mahal kita, Annika. Pero tila huli na ang lahat. Sa sinabi niya, lalo itong naiyak. Agad niya naman itong inalo. I'm sorry, Vin. Hindi ko alam. Akala ko talaga di mo ako makuhang mahalin. Kaya nagparaya na lang ako. Nagsinungaling ako sa sulat na hindi kita mahal. Pagsusumbong nito sa kanya, bahagya siyang napangiti sa sinabi nito bago kinintala na halik ang asawa. Alam ko namang hindi totoo ang nakalagay sa sulat. Naramdaman ko sa ilang buwan nating pagsasama kung gaano mo kamahal. Dama ko sa bawat pag-asikaso mo sa akin. Kaya nga minahal din kita. Miss na kita, alam mo ba yun? Pagtatampo niyang saad, ikinulong nito sa mga palad ang pisngi niya. Ulitin mo ang sinabi mo sa akin, Vin. Na mahal mo ako, please. Naiyak na naman muli nitong saad. I love you so much, Annika. Pabulong niyang saad habang muli itong hinahalikan. I love you, Vin. I love you so much. Tugon ito sa kanya, sabay ang mainit din pagtugon sa mga halik niya. Hanggang sa kalaunan, ay pareho na nilang ibinubulong ang pangalan ng isa't isa. Anong oras na nga pala? Ba't ngayon ka lang? Kunwari ay galit si Annika na magtanong sa asawa matapos ang mainit na tagpo nilang dalawa. Ilang oras na kasi siyang naghihintay dito at lumamig na yata yung niluto niyang ulam para sa asawa. Maaga pa. Naimbitahan kasi ako sa birthday ni Troy. Paliwanag naman sa kanya ni Vin habang nakasubsob sa leeg niya. Ah, ganun. Kaya pala amoy ala ka, ha? Ingus niya, nag-angat ito ng mukha saka kinintalan siya ng halik sa pisngi. Muli ay tinitigan siya ng matagal. Nakakainis ka. Alam mo bang nagsinungaling ako sa parents mo? Inis na tono nito habang nagsasalita. Tila hindi pa ito nakaka-move on sa pag-alis niya kahit na nagkapatawaran na sila kanina. Lumalabas pa rin ang pagiging masungit nito. Walang nagbago. Ito pa rin ang Vin na mahal niya. Tinawagan mo na ba sila? Inis na naman itong tanong. Inisihan niya ang asawa. Kung dati, hindi siya tinatabla ng pagsusungit ni Vinny. Ngayon pa kayang alam na niyang love din siya ng asawa? Hindi pa. Pasyalan na lang natin sila bukas. Doon na lang tayo magpalipas ng gabi kasamang dad and mom mo. May importante kasi akong announcement. Pilya niyang saad. Bukas ng gabi sa pagtitipon niya sasabihin bilang sorpresa ang pagdadalang tao niya para malaman ng lahat. Kinakabahan ako. Pwede bang sabihin mo na ngayon? Tanong nito. Ayoko nga. Basta, bukas na lang. Sabi niyang tumayo at hinila itong bumangon. Nagugutom na kasi ang baby niya sa loob ng tiyan, kaya gusto niya nang kumain. Sasabihin mo ba ngayon o pipilitin kita? Ayaw ko ng surprise, Annika. Kinakabahan ako. Please, sabihin mo na. Pangungulit nitong bumangon at niyakap siya. Okay, sasabihin ko sa'yo. Pero kumain muna tayo.
Tugon niya habang nagbibihis. Okay, halika na, kumain na tayo. Nagbihis na rin ito. Uhatin mo ako. Paglalambing niya, napangiti muna ito bago siya isinakay sa likod. Para naman kay Vinny, ito yung moment nilang dalawa na sobra niyang namiss ang asawa. Kahit pahirapan pa siya nito araw-araw, ang mahalaga kasama niya ang babaeng mahal niya. Okay ka lang ba, Anika? Bigla siyang nag-alala rito matapos nilang kumain dahil nagdududuwal ito. Halos na ilabas lahat ni Anika ang kinain nito sa hapunan. Dadaling kita sa ospital. Sobrang pag-aalala ang naramdaman niya dahil sa putlang-putla ito. Kaya binuhat niya ang asawa upang dalhin sa kotse, pero pinigilan siya ni Anika. Naisip naman ni Anika na sabihin na lang kay Vin na buntis siya dahil sobra na itong nag-aalala sa kanya. Vin, okay lang ako. Ang sabi ng doktor, normal lang naman daw to. Paliwanag niya sa asawa. But you're not okay, Anika. Look at you. Namumutla ka. Ano bang normal dyan? Naiinis nitong Saad. Vin, I'm pregnant. Pagtatapat niya kaya natulala ito. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Vinny at naging emotional. Buntis ka? Paninigurado pa nitong tanong. Nakangiti na tila maiiyak habang marahang papalapit sa kanya. Oo, Vin. Kaya ako bumalik dahil di ko lamang gagawin ko. Ayoko rin kasing makitang walang ama ang anak ko. Paliwanag niya. Mahigpit siya nitong niyakap. Thank you, Anika. Thank you. Kasi dumating ka sa buhay ko. Kinumpleto mo ako. Pinasaya at ngayon, isa na akong ama. Daddy na ako, Anika. Magkaka-baby na tayo. Sobrang saya ko. Emotional itong Saad habang nakayakap siya. Wala namang maitugon si Anika sa asawa, kundi haplusin ang likod nito. Siya man ay sobrang thankful sa pagdating ni Vinny sa buhay niya. Masasabing isa siya sa pinakamaswerte sa lahat ng babaeng nakatagpo ng makakasama habang buhay. Bagaman hindi maganda ang naging simula nila ni Vinny, ay magwawakas naman itong masaya. Ano ba yung surprise niyong dalawa at inipon niyo kami ngayong gabi? Ang dad ni Vinny ang bumasag sa katahimikan. Nasa hapag sila ng gabing yon at tulad ng napag-usapan, iso-surprise nila ang kanilang magulang. Nagkatinginan silang mag-asawa. Dad, Mom, magkaka-baby na kami ni Anika. Masayang pagbabalita ni Vinny na kinakabahan. Yun lang naman pala. React ng dad niya. Ah, sandali. Ano ka mong sinabi mo? Magkakaanak na kayo. Magiging lolo na ako. Sa huli ay tanong nito upang linawin ang sinabi ng kanyang asawa. Yes, Dad. Sabi naman ni Vinny. Sinasabi ko na nga ba na ang surprise na ito ay tungkol sa pagkakaroon natin ng apo. Bulalas naman ang dad ni Vinny. Han, wala kang sinabi. Bawi naman ang biyanan niyang babae habang nakatawa. Sa isip ko lang yun kanina, pero kinukutuba na talaga ako. Pagmamalaki nitong Saad. Iha, kumain ka ng marami para maging healthy ang apo ko, ha? Payo ng mom niya na tinanguan niya naman. At Vinny, huwag mong iiwang mag-isa itong manugang ko sa bahay. Kumuha ka ng dalawang maid at kailangang lumipat na rin kayo sa malaking bahay. Saad naman ang kanyang biyanang babae. Kasunod noon ay napuno ng kuro-kuro sa harap ng mesa hanggang sa natapos na ang kanilang dinner na walang nakakaalam sa kanyang paglalayas. Pinagplanuhan din nilang mabuting mag-asawa ang pagdating ng kanilang baby. Sinunod din nila ang advice ng kanilang magulang na lumipat sa malaking bahay at kumuha ng katulong na makakasama niya araw-araw habang wala si Vinny sa kanyang tabi. Sa pagdating ng kanilang anak ay lalo pa naging masaya at matibay ang kanilang pagsasama. Napuno na ng buong kaligayahan ang kanilang bagong tahanan dahil sa batang nagbuklod muli sa kanilang dalawa, ang kanilang baby girl.